Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP timbahay. Ngayon ay sa huling araw ng unang araw ng huling buwan ng taon. Patuloy pa rin natin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCC, ang weather system na nakakaapekto ngayon sa Mindanao at Visayas. May nabuong shear line na nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon at Cagayan. Ibig sabihin nito ay nagbabalik na muli ang northeast monsoon o amihan. Habang mga localized thunderstorms pa rin ang maaaring magpaulan sa ilang bahagi ng bansa pagdating ng hapon o gabi. Sa ngayon, wala pa rin tayong namamata ang mga namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Makita natin ngayon dito sa weather satellite image ng PAGASA itong mga kulay red, orange at mga yellow na mga cloud cluster na nagbahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCC na magpapaulan dito sa may Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Nabubuo ang ITCC kung saan nagsasalubong ang hangin galing sa northern at southern hemispheres. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon sa maghapon. May mababang tsansa pa rin mabuo ang mga localized thunderstorms na maaaring magdala ng panandaliang pagulan sa hapon. Dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi nito. May mga pag-ulan pa rin aasahan sa Cagayan at Batanes ngayong umaga dahil pa rin sa epekto ng kaulapang dala ng shear line. May pag-ulan din ngayong oras na ito sa Calabar Zone, Bicol Region at dala naman ng mga localized thunderstorms. Mababang chance pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon dulot ng mga localized thunderstorms ang maaring maranasan lalo na dito sa Mindoro Provinces at Palawan. Dito sa Luzon, pinakamainit ang aasahang temperatura ngayong araw dito sa Lawag na aabot sa 33 degrees Celsius, nasa 32 degrees Celsius naman sa Metro Manila at Tuguegarao, pati na rin sa Legazpi, habang maglalaro naman sa 17 to 25 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Sa Visayas, umaga pa lang, may mga aasahan na rin pag-ulan dito sa Central at Western Visayas, particular na nga dito sa Isla ng Panay, Negros Provinces, Cebu at Bohol, dulot ng ITCC. Pagdating ng hapon, may mga pag-ulan na ring dala ng mga localized thunderstorms ang maaaring mabuo sa hapon at gabi dito sa Samar at Leyte provinces. Aabot naman sa 32 degrees Celsius ang temperature ngayong araw sa Iloilo habang nasa 31 at 30 degrees Celsius sa Tacloban at Cebu. Dito naman tayo sa Mindanao dahil pa rin sa epekto ng ITCC, umaga pa lang may mga pag-ulan na sa silangang bahagi ng Mindanao kasama na rin dito sa Angkaraga, Davao Region, ganun din sa Northern Mindanao. Pagdating ng hapon, uulanin na rin ang malaking bahagi ng Mindanao kasama na dito ang Zamboanga Peninsula, BAR, MM at Soccsajen. Aabot naman sa 32 degrees Celsius ang temperatura sa Zamboanga habang nasa 30 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro at Davao. Kahit walang LPA o bagyo, maging alerto pa rin po tayo na posible pa rin makaranas ng mga flash floods and landslides dahil patuloy pa rin ang mga pagulang nararanasan dito sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Naglabas ng gale warning ang PAGASA ngayong araw dahil pa rin sa muling pag-iral ng amihan. Sa kasalukuyan ay magiging maalon ang mga baybayin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, ganun din sa northern coast ng Cagayan. Kaya iwasan muna nating maglayag ang mga may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing karagatan dahil sa mga malalakas na pag-alon na inaasahang maaaring umabot sa 5 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin ngayong umaga dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito habang nakakaranas ng mahinang pag-ulan kanina pang madaling araw. Sa hapon, may tsansa pa rin na umulan dito sa Metro Manila. Kaya sa mga papasok sa trabaho at mga eskwelahan, magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa ulan. Sumikat ang araw kaninang 6:05 a.m. at lulubog naman ito ng 5:25 p.m. ng hapon. Ako po si Edmond Rosales para sa Info Weather, lagi maging handa. May bagyo man o wala. Mula po dito sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.